Hi guys, good morning, and this is Inday Bisaya again. And for today's video guys, may i-share na naman ako sa inyo na mga tips or mga dahilan, mga karaniwang dahilan ng hiwalayan, ng magkarelasyon, magjowa, mag-LDR, mag-IMU, or kung ano-ano pang mag dyan. itong ibibigay ko sa inyo o i-share ko sa inyo guys ay naranasan ko na din to, kaya share ko lang din sa inyo, baka sakali makatulong din sa mga karelasyon nyo ngayon na bigla nang nagbabago na o kayo ng tips na ito pala yun, kaya pala ito pala yun yung sinasabi ni Inday Bisaya, charot. Una guys, umpisan ko na guys ha. Before that, sa di pa nato umpisahan ato sa i-encourage ta tamo nga mag-subscribe sa aking maliit na channel. Please subscribe me guys and like and click the notification bell para updated ka sa aking mga susunod na mga i-share pa na mga videos. Thank you. And ito na guys, umpisahan ko na. Unang karaniwang dahilan ng hiwalayan ninyo ng partner mo, ng ka-LDR mo, ka-jowa mo, or whatever, ano-ano pang tawag dyan, is palagi na lang nag-aaway. Palagi na lang kayong nag-aaway sa wala namang sapat na dahilan, kunting dahilan lang pag-aawayan nyo, kunting pag-aawayan nyo na hindi lang maka-chat, hindi lang maka-message, pag-aawayan nyo na, di ba? Hindi na healthy yung relasyon pagkaganyan. Lagi na lang nag-aaway. So, sasabihin na kagad, maghiwalay na tayo, lagi na lang tinag-aaway. Ganoon. Then, number two, nabawasan na ang time sa isa't isa. Karaniwang dahilan yan eh, yung nababawasan na yung time dahil nabibisi na yung isa, then ikaw din, medyo nabibisi na din, kaya nag-decide na lang din kayo na maghiwalay na lang, wala naman lang tayong time sa isa't isa eh, maghiwalay na lang tayo, ganun. Then, number three, mas inuuna pa ang ibang bagay kaysa mga partner nila. O, mas inuuna mo pa yung mga ibang bagay kaysa sarili mo, ay kaysa karelasyon mo. Mas uunahin mo pa, halimbawa sa lalaki lang ha, halimbawa sa lalaki, mas uunahin pa niya yung maglaro-laro sa ML kaysa tawagan yung jowa niya, kaysa ikukumport yung jowa niya. Kung may mga nararamdaman mo, hindi magaganda, dapat nandun ka. Wala ka kasi nandun ka sa ML dahil gusto mo ng sabid-sabid. Ano ba yun? Hindi ko rin naintindihan yung ML na yan, kaya wala akong alam dyan. Alam ko lang yung sabid-sabid, tapos victory. Hindi ko alam. Yun. Tapos number four nga. Laging busy ang bawat isa. O, isa din yan sa dahilan kaya maghihiwalay kayo. Kasi lagi nang busy. Lagi ka naman busy. Lagi ka naman busy. Ano bang pinagkakabisihan mo? Kasi ganito, ganyan. Nabisi ako sa ganito, nabisi ako sa ganyan, yung ganyan. Kasi dapat kasi sa isang relasyon guys, yung maglaan ka talaga ng time para dun sa karelasyon mo, para hindi naman siya mainganyo, maghanap na lang ako ng iba kasi nagiging busy na siya, wala na siyang time sa akin, ganun. Kailangan paglaanan mo ng time yan, mag-effort ka para magkaroon ka ng time. Kaya sasabihin ka agad ng babae, maghiwalay na tayo, wala ka namang time eh, ganun. Number 5, wala nang gana sa relasyon. Ito talaga karaniwang nangyayari, nawawala na nang gana sa relasyon. Alam niyo kung bakit? Kasi para sa akin kasi, babae ako, tapos halimbawa wala ka ng time, wala kang effort ng gumawa ng kung ano-ano, halimbawa anniversary natin, mansary natin, wala kang ka-effort. Tapos pagdating naman sa sa yung time na gusto ko na yung, kasi ako kasi gusto ko kasi yung sa umaga binabati mo ako ng good morning, good night bago matulog, yung mga ganun. Gusto ko kasi yung mga ganyan, may effort din yan eh. Tapos hindi mo yan ginagawa, yun yung karaniwang dahil, yun
karan ibang dahilan kaya na, na ano yung parang napagod na rin yung babae, kakaintindi sa iyo, kaka yung intindihin ka na lang sa lahat ng bagay kasi nga ano, lagi ka palagi kang busy. Di nawawala na ng gana sa relasyon yung karelasyon mo. Parang anak, kakapagod naman to, lagi na lang ganito. Tapos kung hindi man mag-aaway, nabibisi naman siya sa ibang mga bagay na inuunan niya. Tapos wala naman ang time yung ano ganun na yung ano niyo sa relasyon niyo. Kaya karaniwan, nauuwi na siya sa hiwalayan. Lalo't hindi napag-uusapan kaagad, nauuwi talaga siya sa hiwalayan. Kaya yun. Kaya pakatandaan nyo na bago ka pumasok sa isang relasyon, ready ka. Ready kang masaktan. Ready kang obligahin yung sarili mo para magkaroon ka ng time sa jowa mo. Para magkaroon ka ng yung lahat ng gagawin mo ng para sa jowa mo na masaya lang siya, lalo't LDR. LDR ang relasyon nyo. Yun, pakatandaan mo, magbigay ka talaga ng time sa kanya, effort mo, kasi LDR kayo. Hindi mo masasabi na, matext ko lang to, machat ko lang to, okay na, masaya na to. Hindi po ganun. Kasi napakahirap po ng LDR na relasyon, lalo't oras ng tulog niya, yun naman ang oras ng gising mo. Napakahirap, kailangan may isa sa inyo na mag-sakripisyo at dapat sa isang relasyon magkakaintindihan kayong parehos, parehas. Give and take dapat para healthy ang relasyon at may matatawag kayo na forever. Yun, pakatandaan niyo mga boys. Lalo na sa boys kasi, itong mga boys talaga eh, pa-easy-easy lang to eh, char. at yun lang muna guys ha, puputulin ko na at nauubos na ang oras ko, kakayaw-yaw, sakit ng aking panga, char. Yun lang muna ang i-share ko sa inyo at hanggang sa susunod dating video. And see you my next video guys. And comment ka dyan kung nagustuhan mo yung mga pinagsasabi ko. At kung hindi mo naman nagustuhan, comment ka lang din dyan, pag-uusapan natin yan. And don't forget to subscribe me Inday Bisaya #7. Bye bye, love you all guys. Ingat and God bless.